tayo upang pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa ating kasalukuyang ginaganap na Step 2 registration para po sa ating Philippine Systems ID or PhilID. Ako po si Elizabeth Lopez ng Philippine Statistics Authority, Aurora Provincial Office, ang registration officer to, at tumatayo din pong spokesperson para sa lalawigan ng Aurora sa naturang gawain. At pag-uusapan po natin, gaya ng nabanggit ko, ay tungkol po sa PhilID o mas kilala siya sa simpleng pangalan na National ID. Ano po, ang ating po mga kababayan ay para sa inyong kaalaman, ang PhilID po ay isang identification. Katulad po ng ating mga nagagamit na mga ID, ito po ay ID card din. Pero ito po ay nabuo sa pamamagitan po ng batas na tinatawag natin Republic Act 11055 o yung ating Philippine Identification Systems Act. At nakapaluo po rito ay ang paggamit natin ng isang ID, ang tinatawag na po natin na PhilID, na natatangi po sa iba nating mga ID, ito po ay walang expiration. Ito po ay isang permanenteng identification card. Kapag nagkaroon na po tayo ng PhilID, hanggang-hanggan po ay ito po ang ating magagamit na ID na pagkakakilanlan po sa atin. At ang kaibahan po nito sa ibang mga ID na ginagamit natin ay kapag tayo ay nagkaroon ng transaksyon sa pribado man o pamahalaan ay hindi na po tayo hahanapan ng iba pang ID. Kapag ang pinresenta po natin ay PhilID, ito na lang po ang tanging ID na tatanggapin sa atin. Hindi na po tayo hahanapan ng iba pang ID card. Sa kasalukuyan po ay isinasagawa na po natin ang pangalawang antas o yung tinatawag po natin na stage 2 or step 2 ng ating sa PhilSys registration. Ang ginagawa po ngayon sa kasalukuyan ay ang tinatawag nga na step 2, ang pagkuha po ng mga biometrics information at saka po yung tinatawag natin na demographic characteristics ng isang individual. Ito na po yung pagkakataon na kinukuha yung mga impormasyon para po makapag-print po ng ID pagkatapos po nitong step na ito. Bagaman, pagpunta po ninyo sa mga registration centers, ay mayroon po kayong mga kaukulang dokumento na ipipresenta sa ating mga personnel ng ating PhilSys. So, unang-una po, dapat po ay meron, kung meron po kayong birth certificate, ay maganda po na meron kayong birth certificate. Pero, kalaki po ng birth certificate ay isang government-issued ID. So, bakit sasabihin ay, bakit may birth certificate na? Maghihingi pa ng ID. Para po, makita po kung yung impormasyon na nakalakip doon sa birth certificate at saka po doon sa ID ay nagtutugma at talagang nagpapatunay na kayo po yung nagmamay-ari. Pero kung wala naman po kayong birth certificate, ay mayroon pa po naman tayong mga tinatawag na mga primary documents. Ano po? O primary ID. Yun pong driver's license. Yan, kasama po yan. Tapos yung pong passport, yung pong UMID, GSIS or SSS. So kapag yan po ang mga pinresenta, wala na po kayong ibang dokumento na ipipresenta pa. Wala na pong ibang dokumentong hihingin. Pero kung wala naman po ang mga ito, maaari naman po kayong magpresenta ng iba pang mga ID. Katulad po ng mga PhilHealth ID, Barangay ID, Solo Parent ID, 4-piece ID, TIN. Kaya lang po, dapat po may larawan po ano yung ating TIN card. So,
So, basta po yung mga ID na may pagkakakilanlan. Ano po? Kung talaga po na talagang walang-wala po kayong mga dokumento na pwedeng maipresenta, halimbawa lang po, ay pwede rin naman po kayong lumapit sa barangay kung saan po kayo naninirahan at kayo itutulungan ng mga barangay officials. Pwede po kayong isyuhan ng barangay ID. Kung wala naman pong ini-issue na barangay ID, ay pwede po kayong i-introduce ng barangay official na may kakilala sa inyo at tinatawag natin yung sila na introducer na magpapatunay po na kayo ay kanilang kilala at kayo ay residente ng kanilang lugar. Ngayon, sino-sino naman po ang mga pwede na pumunta sa registration center? Kasi po dun sa step 1 natin, yung mga dumaan dun sa tinatawag natin na step 1, ay nag-interview din po kami ng mga 5 taon hanggang po pataas. Pero po para sa pagkuha po ng mga biometric information, ay nilimitahan po namin ang mga pupunta dito sa aming mga registration centers. Dapat po ang pupunta lang po sa ating registration centers ay mga individual na nagkakaedad ng 15 taon pataas. Bakit po? Kasi po, ito pong mga individual na ito ang siyang mas unang-unang nangangailangan ng ating mga ID. Yun po namang ating mga 14 years old hanggang 5 taon ay may mga school ID naman po ayan. At saka mga transaction po nila ay pawang mga pang-eskwelahan lamang karaniwan. At bukod po sa roon ay sinasabi nga natin na pagtungtong din po kung halimbawa lang nakalusot. Sasabihin lang po natin, nakalusot yung 14 years old hanggang pababa ng 5 taon. Pagdating po nila ng 15 taon, kinakailangan pa rin po sila automatic na mag-a-update ng mga impormasyon. Bakit po? Yun pong ating mga 5 taon hanggang 14 taon, pagka po sa mga ating mga physical features, may mga magbabago pa po dyan. Isa din po yung sa dahilan, kaya po hindi muna namin ina-advise na pumunta sila. Napag-alaman namin na yung palang ating mga fingerprints, ano po, at saka may mga ibang feature tayo sa ating mukha, na pagka ganun palang ang edad, ay medyo nagbabago. Kaya po, inuulit ko po ang mga tatanggapin lang po namin na mag-register para sa step 2 ay 15 taon pataas. At ipinapaalam ko lang po sa ating mga kababayan na meron po tayong 3 proseso para sa ating PhilSys ID. Naganap na po noong January hanggang April ng katapusan yung ating tinatawag na step 1, kung saan ang ating pong mga interviewer o data collectors na tinatawag ay nag-interview sa mga piling sambahayan. Bakit po pili? Baka sabihin na naman ay bakit pinipili. Ang mga in-interview po ng mga sambahayan ay mga barangay na may mga sambahayan na yung kabilang dun sa mga low at lowest income na tinatawag natin household. Pero kasama pa rin po doon kung dun sa paligid nila ay mayroon naman pong hindi kabilang sa low income households, ay in-interview na rin po yung mga yun sila. Kaya lang, nagbigay po tayo ng prioridad sa mga low at lowest income household dahil karaniwan po na yung nade-deprive, ano na nga po baga ang Tagalog sa deprive, o yung hindi sila nakakakuha ng mga benepisyo na ibinibigay ng pamahalaan o ng pribadong sektor o kung ano pa mang organisasyon dahil sa ang rason nila ay wala silang ID. O, ayan ang unang-una pong hinihingi sa bawat isa, yung ID. Ay bakit naman ID? Siyempre para po may pagkakakilanlan, para malaman talaga na ikaw na binibigyan ng tulong o humihingi ng tulong o nakikipag-transact ay talagang ikaw nga ito sa pamamagitan ng ID. So kaya po pagkatapos po nung step 1 na tinatawag natin,
ay ito na nga po ang kasalukuyang ginaganap, ang ating step 2 na kung saan ay nabanggit ko na kanina na kukunin yung ating mga demographic information at saka yung biometrics features natin ikakapture po. So, paano naman yan kukuhanin? Yung pong ating mga fingerprints, lahat po ng ating mga 10 daliri ay kukuhanan ng fingerprints. Tapos po yung ating iris ay i-scan, kaya mayroon po tayong iris scanner. At ang pinakahuling stage dun sa pagkuha ng biometric features ay yung pong picture taking, yung front face. Ano po? Paalala ko lang po, pag magpapapicture po, kung ang lalaki man o babae ay may hikaw, ay pinapatanggal po namin. Hindi po kasali yung mga accessories sa ating katawan sa pagpipicture. At isa pa rin po, bawal po yung nakasando kasi po ayan ay para sa ID. Mababae, yung po mga spaghetti na damit o mga sleeveless, maaari po ay hindi na ganun ang suot kasi pinababalik po namin. At karagdagan pa po sa mga babae dahil karaniwan pag nagpapa-ID po tayo ay nagme-makeup tayo para tayo ay mas maganda sa ID. Ano po? Dito po sa Philsys ID, nagpapabura po kami ng makeup. Kaya po, kung ano po yung ating na-natural na itsura, kung magli-lipstick man tayo, konting-konti lang po, huwag pong mapula. Dahil nagkaroon na po ng karanasan sa bayan. Nakapag-lipstick po ng medyo mapula yung isang babae, nagpe-fail po. Hindi naman po kami ang may kagustuhan noon, yung makina po ang nagpe-fail. So, parang simple lang po. Hindi naman po yung tinatawag na woke up like this dahil hindi rin naman magandang pang-ID yung woke up like this. Yung simpleng ayos lang po nating mga kababaihan, huwag na pong magbablush on. Kung magli-lipstick, konti lang, huwag pong maglalagay ng eyeshadow at yan po ay talagang magfi-fail po yung ating machine kapag ganyan. So, kapag po natapos na po yung pagkuha ng biometrics, may ipiprint po na transaction slip. Yun po ang tawag doon. Doon po sa transaction slip, nakalagay po yung pangalan, tapos meron po yun na QR code. At pagdating po sa step 3, ang step 3 na po natin ay ang pag-i-issue na po ng ID card. So, pagdating po ng step 3, yan, ang magde-deliver na po ng ating ID ay PhilPost. Hindi na po role ng PSA ang pagbibigay ng ID. So, pagkatapos po ng step 2, ipapadala po ang mga impormasyon nating lahat sa Central Bank kung saan doon po ipiprint. Ang Central Bank po ang magpiprint ng ating ID. Pagka-print po nila, ipapadala po sa PhilPost. At ang PhilPost po ang magde-deliver sa ating doorstep. Kaya po yung transaction slip na ibibigay, ay yun po ang ipapakita natin dun po sa magde-deliver ng ID natin. At titingnan po niya dun sa barcode natin kung tayo nga yung taong i-issuehan niya ng ID. Para po dun sa ating mga kababayan na may mga kapansanan, o tinatawag natin na PWD, pero parang hindi na yata PWD ang tawag sa kanila. Basta yung mga physically challenged. May mga kapansanan po, pwede pa rin po kayong magpa-ID. Basta po ay talagang nakakakilos pa po kayo, nakakapag-transact pa kayo. Kasi sayang naman po kung halimbawa talaga naman kayo hindi naman na makakakilos na maayos tapos mag-a-avail pa kayo ng ID, ay mahihirapan po kayo. Kung halimbawa po medyo may diferensya na ng konti ang paa, na stroke na mild pero talagang nakakagamit pa ng yung nakikipag-transact pa, punta lang po kayo dito sa mga registration centers at priority naman po kayo. Alam naman po ninyo na laging priority yung ating mga may kapansanan, buntis, syempre, tsaka po yung mga senior citizen. O dun po sa mga senior citizen, ganun din po ang ating paalaala. Kung halimbawa po ay talagang sobrang yung mga, kaya nga po hanggat maaari sana kung tutuusin, nilalagyan sana namin ng
ano, ng ceiling na hanggang 65 sana. Pero dito po kasi sa atin, dito sa ating bayan, malalakas pa yung mga edad na lagpas ng 65 at sila pa rin yung nakikipag-transact kung ano man yung mga kanilang mga inaasikaso. So, kung sa palagay po ninyo, mga kababayan na senior citizen, ay talagang nakakakilos pa po kayo ng maayos, ay welcome lang po kayo sa mga registration centers. At huwag po kayong mag-alala, lagi po kayong priority. Huwag lang nga lang po kung magayong mga na-stroke na paralisado ng talaga, o kaya yung mga may ibang mga kapansanan na talagang hindi na practical para pumunta pa at kumuha ng ID na hindi na rin naman sila makakagamit ng ID at mag-o-authorize na lang, lagi na mag-o-authorize dahil talagang hindi na kaya ng katawan. Yun lang naman po, basta lahat po welcome, edad 15 years old pataas, basta nakakakilos ng maayos at magagamit pang talaga yung ating ID na i-issue, ay welcome po kayo. Ngayon naman po, mayroon nga pong nagtanong, paano yung halimbawa may mga anak na nasa ibang lugar o kapamilya na sa ibang lugar. O halimbawa po ako, mayroon po akong anak, nagtatrabaho po sa Metro Manila. So, paano siyang kukuha ng ID? Kailangan pa ba siyang pumunta rito sa kanyang permanent residence? O saan kaya siya kukuha? So, kung mga katulad po na ganun, pwede naman po mag-search sa Facebook kung saan po yung may registration center. Ilalagay, i-type lang po nila PhilSys Registration Center, tapos i-ano lang niya, kumaga Metro Manila or NCR. May lalabas na po doon kasi po sa atin sa Metro Manila, marami po tayong mga registration centers sa mga mall. So, ayun, kung may time po sila, pwede na po silang pumunta doon para magpa-register. Yun lang naman po. Hindi na po kailangan babalik ka pa sa iyong permanent residence para maka-avail ng PhilSys ID. Yun lang naman po. Ayun. So, mayroon po mga nagtatanong kung bakit kukuha ng Phil ID. Ano naman pagkakaiba nitong ID na ito sa mga ibang ID? Actually po, sige, banggitin ko lang po saglit yung pagkakapareho ng Phil ID sa ibang ID. So, katulad po ng ibang ID, syempre, ID nga yan, identification card, ID card. Andyan ang ating pangalan. O, yan ang pagkakapareho. Pangalan, address, yan. Birthday, o, pero may mga ID din po na walang birthday. Pero yan, yung UMID natin, may birthday. So, kapareho po yan. May birthday, may address. Ano po? Tapos may contact person. Yung mga ganyan po ang pagkakapareho. So, ano-ano po yung mga features ng ating Phil ID? So, sa harapan po, meron po tayo syempre yung ating ano ng Pilipinas, o Republika ng Pilipinas, yung ating pinakang logo. Tapos po yung mga tinatawag na header ng card, yung mismong logo ng Phil ID, ano po. Tapos po, meron pong, syempre, my card number, PhilSys card number. At meron pong personalized na data at labels. So, ibig sabihin, pag personalized EU, label mo yan. Ano po. Tapos po, yung tinatawag natin na galosh design, parang yan yung sa pera. Kung natatandaan niyo po, nabanggit ko po, na magpiprint po ng ating ID ay Central Bank. Kaya po talagang yung mga security marks na kailangan ay nandyan po. Pagkatapos din po ay parang dun sa ating UMID may ghost image. O, di ba ga po? Yung ghost image po. Sabi ay may multo. Yung pong mga medyo malabong na pagbinak, yung tinitigan natin sa ID. Ayan. Tapos po ay meron pong mga ito na yung mga tawag nila ay covert. Pag sinabi, hindi nakikita ng mata. Ito yung mga security features na hindi nakikita ng mata, nakatago. Yung color shifting print, nababago daw yun. Tsaka yung micro print, kailangan mo pang i-ano yan.
At saka din yung tinatawag nga po natin na gloss design na halos kailangan may ka pang titignan. Di mo masyadong makikita kung ano-ano yung mga nandyan. Sa harapan po yun. Sa likod po, ayun na yung tinatawag na QR code. Yan po. May gloss design din po. Yan. Tapos, mayroon pong card serial number. Pagkatapos, nakalagay po sa likod yung inyong sex. Nandun po. Nandun din po. Ang kanya naman pong mga covert na features ay yung mga UV fluorescent ano, na di ba kapag ka, tinapat mo lang siya dun sa UV light na tinatawag, saka mo lang siya makikita. Ano po. Pagkatapos po, yung PSN na microprint, yung PhilSys number. Na yung PhilSys number po na yan, sa'yo lang. Unique po yan sa iisa. Kung ikaw o may-ari ng ID, iyo lang yung number na yan. Walang ibang may-ari niyang PhilSys number na yan. Yan po ay permanente. So, yun po ang ating mga features. Ngayon, magtataka, bakit may iris scan? So, yun po yung mga isa pa sa mga nakatagong ano, features nung ating ano, hindi naman makikita dyan yung ating iris sa ating ID na makikita. Kaya nga po, kung titignan po natin, sasabihin natin, talagang kakaiba ito sa mga ibang ID. Ngayon, kung mahalimbawa, may pagdududa doon sa pagkatao ng nagpapakita. So, dyan na po papasok yung para i-authenticate o may mga makina na magtitingin kung ikaw nga iyan at kung tama yung mga informasyon na nandyan sa ID na iyan. Siguro po, first time pa lang natin na magkaroon ng ID na nakinuha yung ating iris. Ano po, iniscan yung ating iris. Ay hindi naman na po pwedeng mailipat ang mata ng iba. Kapatulad din naman po, di ba ganang fingerprint. So, kaya kung parang dinagdagan po yung ating mga sariling mga tatak nung ating iris scan, iniscan na iris natin. Nabanggit ko po kanina na yung itong PhilSys ID or PhilID ay permanente. Kaya lang may mga pagkakataon na posible na mawala o masira yung ating ID. So, anong gagawin pag nawala? Ay sabi permanente. Siyempre, pagka ganun lang po nasira, nawala, mare-replace naman po yan. So, magre-request lang po ng replacement. Opo. Kaya lang po, pagka ire-replace na po ang ating ID, dito na po magkakaroon nung kaukulang bayad. Pero sa panahon po ngayon, dahil ang ating tinututukan o ang focus natin ay yung palamang initial issue, wala pa pong takdang halaga kung magkano po ang magiging presyo kung mag-a-update ka ay kung magpapabago ka, magpapapalit ka ng ID, ng replacement. At oo nga po pala, pwede pong ma-update yan, ID. Yung updating po, magkakaroon na rin po ay ng kaukulang bayad sa darating na panahon. Ano naman ang posibleng i-update ay ibinigay mo na kayo lahat ng impormasyon. Halimbawa po, ako, babae ako, single, nung kumuha ako ng PhilID. Nag-asawa ako, so kailangan nag-a-update ako ng aking ID. So, magkakaroon po ng updating ako sa aking PhilID from single ang aking marital status o magiging married na po. So, yun po ang mga updates. Ano pa ang pwedeng maging update? O, kagaya po nung sinabi ko nga kanina, kung sakasakali lang yung mga 14 years old o yung mga wala pang 15 years old, pag tumungtong po sila ng 15, kailangan po ipapa-update po yung kanilang PhilID. Pero po dito po sa atin, talagang dinesisyonan na po namin na hindi na nga po muna tatanggap ng mga below 15 years old dahil nga po sa mga pagkakataon na marami po yung mga kabataan na ito sila,
ay sayang naman po yung mga panahon na dapat sana mailagay namin dun sa mga talagang mas nangangailangan ng ID. Pwede pa rin po magkaroon ng ibang ID ay ng update kung halimbawa ay nung kumuha siya ng ID ay Filipino citizen siya. Pagkatapos pina-cancel niya yung kanyang number dahil siya ay nag-abroad at naging citizen siya doon. So, nawawala yung pagka-Pilipino citizen niya. Kung nagkataon na bumalik siya dito at nang apply siya para sa dual citizenship niya at gusto niya ulit na magkaroon ng kanyang PIL ID, yun po ang mangyayari. I-update po niya yun, i-recover po yung kanyang PILSIS number at magkakaroon po siya ulit ng ID. Mabanggit ko po pala, hindi lang po para sa Pilipino yung ID natin pala. Kung ikaw ay resident alien o na tinatawag, ibig sabihin ikaw ay foreigner, na dito ka na nakatira, ay pwede po na mag-apply po ng PIL ID. Pero sa kasalukuyan po, at baka may magpunta ng bigla dahil nga po nung last week may nagpunta rito, syempre yung mga kababayan natin nakapangasawa ng foreigner, ay nagpunta na po rito. Wala pa po dun sa system yung foreigner natin sa ngayon. So, i-announce lang po namin kung pwede na po kaming matumanggap ng mga aplikante na mga resident alien o resident foreigner. Kasi po, para nga rin naman sila ay makapag-transact ng dito sa ating bayan ng wala nang masyadong maraming tanong. Dahil yun naman po, may required documents din naman po sila para makonsider sila dun sa PIL ID. Ano po? Para po sa ating mga kababayan, kung kayo po ay pupunta dito sa aming tanggapan, mangyari po lang sana, hintayin niyo po yung schedule ng barangay. Huwag po kayo mag-alala at ito po naman ay pangmatagalan na nandito po itong ating mga registration kits dito sa ating registration center. Kasi po, kung maalala po natin nung nakaraang linggo ay masyado pong nagkarami dito at pinuntahan na nga tayo ng mga pulis para tumulong sila na mag-manage ng crowd dahil may nagbalita daw po na last day na po, Friday po yun ay na last day na raw ng pag-ano ng national ID. Hindi po, tayo po ay nag-schedule po ng mga bawat barangay. So kung hindi pa po schedule ng barangay ninyo, sana po wag na lang muna pong pumunta. Ipapaalam naman po sa inyo ng mga barangay officials kung schedule niyo na po. At kapag sinabi po na kung yun lang mga taong yun ang pupunta sana, ay yun lang po muna para hindi po tayo nagkakagulo dito. At pag nagkarami na, napipilitan na po kami magsara ng gate dahil sa loob po ng maghapon, ang bawat registration kit ay nakakapag-rehistro lang po ng pinaka marami siguro ay 100 bawat registration kit. Kuwan na iyon. Sobrang pagod na po yung ating mga operator. So, makikiusap po kami na maging mapagpasensya. At higit sa lahat po, kapag po tayo'y nagpapasok ng priority individual, abay unawain po natin. Kapag po kayo po ay naging senior citizen na rin, ay tayo rin po ay magiging priority. Kasi nga po, may mga tao pong hindi nakakaintindi, sinasabi nila na bakit daw pinapapasok yung senior citizen. Tumatakbo pa raw yun pag nasa bahay nila. Abay, syempre po naman, pribilehyo po nila iyon. Pag dumating po tayo sa ganung edad, ganun din po ang pribilehyo natin. So, yun po, muli po nakikiusap po kami na sa ating mga kababayan, yung schedule po ng barangay ninyo ay marapat sana ay sundin. At kapag sinabi po namin na babawasan natin ang mga tao, ay sumunod po sana. First come, first serve po. Ano po, tayo. Alas 7 po, nagsisimula na po tayo. Huwag po kayo mag-alala.
at tatatapos po ng alas 5. Pero pagka naman po may nakaupo pa, eh, lumalagpas po po tayo sa alas 5. Muli po, marami pong salamat mga kababayan, at huwag pong masyadong mainit ang ulo, hintayin at maging pasensyoso po tayo, dahil uulitin ko po, hindi pa po kami nagsasabi, nahihinto na po kami ng pagre-rehistro. Huwag po kayong mag-alala, andito pa po kami hangkat po yung target po natin na populasyon ay kumbaga parang dun sa ating bakuna, hanggat hindi pa natin nakukuha yung herd, ano, kumbaga yung ating mga sa tingin po namin yung porsyento ng populasyon na dapat na may ID na, hindi pa po kami titigil. Magtatagal po iyan. Kaya muli po maraming salamat at umaasa po kami sa inyong pakikisa.